So what's up guys? So welcome back again sa ating YouTube channel. So ngayong araw, motovlog na tayo, finally. Woo! Kasi nakaraan, nag-MECQ na naman, kaya hindi tayo masyado naglalabas. Although naglalabas naman ako, kaso syempre limitado lang yung paglabas-labas ko. Kasi nga, miwas din tayo na, syempre, baka ma-COVID tayo, baka bigla tayo mawalan ng panlasa. Kaya iwas-iwas din. Pero ngayon, binalik na sa GCQ yung Manila at itong Bulacan. Kaya medyo maluwag-luwag ng konti. At isa pa sa maganda ngayon, kasi yung motorcycle barrier na pinatupad ni kung sino man yun, ni Anyo, na yun. So ngayon, di na required na mag-barrier ang magkakangkas. As long na magkasama kayo sa isang bahay. Kahit mag-asawa kayo, magnanay kayo, magkapatid kayo, basta magkasama kayo sa isang bahay. So, ang kailangan nyo na lang siguro is patunay na magkasama kayo sa isang bahay tulad ng mga ID na parehong address. So, yun lang. So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga dapat isaalang-alang kung gusto nating magpa-modify ng ating mga motorsiklo or kung gusto nating magkabit ng mga accessories sa ating mga motor. So, hindi naman porke nagpa-modify tayo ng ating mga motor, eh, okay na yun. Kung magkabit tayo ng kung ano-anong accessories, eh, okay na yun. So, may mga pinagbabawal at may mga rules tayo pagdating sa mga pag-modify ng ating mga motorsiklo. Or kung ano man yung kinakabit nating mga accessories. So, yan, isa yan sa medyo problema sa ating mga riders kasi medyo mahigpit yung mga kapulisan dyan. Lalo na yung mga LTO, kaya dapat isaalang-alang muna natin yung mga bagay na ikakabit natin or papalitan natin sa ating mga motorsiklo. So wait lang mga master, papasok lang tayo dito sa looban. So medyo umaambo na rin, kaya bibilisan na rin natin ng konti. Bibigyan kaya tayo? Okay, pasok. Woo! Thank you. So ayun na nga. So, yung mga pangunahing na dapat nating isaalang-alang sa pagkakabit sa ating mga motorsiklo is yung mga accessories, syempre. Una sa lahat, yung LED lights. So, napakahalaga niyang LED lights sa bawat isa, lalo na kapag nabiyahe tayo ng gabi. So, especially kapag umuulan. So, napakalaking tulong yan para maging visible tayo sa kalsada. So, ang disadvantage lang netong LED lights na to, syempre, sa pagdating sa mga huli, kapag hindi maayos ang pagkakalagay natin ng LED lights or kapag hindi angkop yung pagkakabit natin ng LED lights or sabihin na natin ibang kulay or kung nagbiblink man or nasa maling posisyon, so napakahirap niyan kasi abala. At the same time, yan din ang magiging cost ng pagkahuli natin. So, one tip ko na lang sa mga gustong magkabit ng LED lights, mag-search na lang tayo about sa rules and regulations, yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pagkakabit ng LED. At yun, para syempre, iwas tayo sa huli at dun tayo sa sumusunod. Kasi mahirap na kapag nahuli tayo, baka mamaya papagastos pa tayo ng wala sa oras. So, wait lang, medyo maambon kasi ba nababasa na yung lente ng camera ng cellphone. Punasan ko lang konti. Ayan. So next is pagdating naman sa ating mga aftermarket na mufflers. So lahat naman tayo gusto ng medyo maingay na motor. Kasi dagdag forma yun. Tsaka syempre mas pansinin sa daan. Kaya ayun. Tsaka sinasabi nila para mas makainga daw ng mabuti yung makina. Mas maganda yung buga. At mas dagdag hatak na rin. So yun, yung mga reason ng bawat isa. So para sa mga baguhan pa lang sa pagmumotor at wala pang mga idea about sa batas sa pagdating sa ating mga tambucho, so may nakatakda tayong mga decibel. So dapat hindi lumagpas sa ganitong decibel yung ating mga tambucho kasi huhulihin tayo, lalo na kapag yung mga naka-open pipe, as in maingay na maingay talaga. So, ang tip ko na lang sa bawat isa kung gusto nyong mag... Wait lang, kaso kaya? So, kung gusto nyong mag-modified ng muffler nyo or gusto nyong paingayin lalo para sa mas magandang performance or sa forma,
itabi nyo na lang yung mga stock nyo na tambucho, syempre. Para kung halimbawa, bigla man kayong mapasabak na lumuwas ng Maynila, lalo na sa Maynila, mahigpit yan pagdating sa ano, decibel ng ating mga motorsiklo, ng tambucho. Or kung mapupunta man kayo sa mga lugar na medyo mahigpit, lalo na sa mga subdivision, bawal yung mga open muffler dyan, kadalasan eh. So, nababalik natin agad sa stock. Kaya, ayun ang isa sa benefit dun. Para, syempre, iwas abala na rin. At the same time, iwas huli na rin tayo. So, dire-diretsong biyahe lang. Wala tayong pag-aalinlangan kung bumabiyahe tayo kasi, yun. So, sunod na accessories naman is yung shifter na tinatawag. So, pagka sinabing shifter, so yan, forma yan. At the same time, convenient yan sa bawat isa. Lalo na sa mga taong mahilig mag-banking-banking. Kasi, syempre, pag naka-shifter ka, hindi ka na masyadong nag-aalangan kapag nagli-lean ka. Kasi kadalasan, lalo na dito sa Raider 150, yung stock na cambio nito is medyo mababa. Kaya kapag medyo napasagad ka ng lean, maaaring sumayan. So, yun ang isa sa magandang benefits ng shifter. So, hindi ko lang nagustuhan sa shifter is yung height ko, syempre, nasa 5'9 ako. Syempre, medyo mahaba yung binti ko at yun, medyo naka-bend talaga siya ng husto. Kaya kapag medyo malayo ang biyahe is nakakangalay talaga. At nagmumuha akong palaka. Pero okay lang naman yun. Tiis ganda yun kung gusto mo talaga ng shifter. Yung isa pang problema sa shifter, kapag meron kang angkas na hindi siya ganun kasanay, umangkas or sasampa siya sa motor. So yung kailangan niyang ilagay yung buong bigat niya dun sa tapakan para makaupo siya dun sa motor. So kinatagalan kapag laging ganun yung angkas mo, may tendency na magbend yung mismong shifter mo, yung tapakan ng pasahero mo. So medyo hindi convenient kasi syempre yung nanay ko ganun siya sumakay. At ayun, so overall wala namang problema sa shifter. So kung gusto mo talaga, magtitiis ka talaga, at the same time gagastos ka talaga kung gusto mo talaga ng mga ganong bagay. Tsaka may kanya-kanyang purpose naman yan, kaya natin sinisetup ng ganon. So next naman is kung trip mo yung design ng motor mo or yung forma ng motor mo is naka-underneath, so okay din yon. Ang problema nga lang kapag dadaan ka sa basang daan or sa maulang daan, expect mo na yung mga talsik nasa likod ng angkas mo or nasa likod mo. At kung maswerte ka palalo kapag nakasagasa ka ng tutut, eh malamang talsik yun hanggang sa likod mo. Kaya tiis ganda lang naman yun, eh wala naman problema. Ewan ko lang sa ibang lugar, ang alam ko sinisita yung mga ganun. Pero sa experience naman namin dito sa isang motor na naka-underneath, hindi pa naman kami nasisita. So, tiis-tiis lang kapag may mga basang daan, minor-minor lang. At kung may mga tutut na mga nasa daan, iwas na lang para hindi tayo pandirian ng iba. So, ayun. So, kung gusto nyo namang i-setup yung motor nyo, so, kung gusto nyo palitan yung gulong, so, syempre, ang disadvantage lang nun is hindi ka masyado makakapag-lean or hindi ka makakapag-banking-banking kasi maliit yung gulong mo. At the same time, kapag madadaan ka sa medyo malubak, syempre, minor-minor ka kasi kailangan mo daan-daanin yun. Kung ayaw mong masingawan ng gulong or di kaya mabengkongan ka ng mugs or ng rim. So, yun lang naman yun. So, itong mga pinagsasabi ko is wala naman talagang problema nito as long na mas makakatulong sa inyo. At ang mahalaga lang naman dun is yung safety natin eh. So, dapat lang natin isalang-alang yung ibang bagay tulad nung takaw huli o takaw sita. So, wala tayong magagawa. Tiis-tiis lang tayo. Ginusto natin yung mga ganyang setup eh. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. At ingat sa lahat. Enjoy the ride. Ride safe. Peace yo. Alright. Woo!